It's time naman pa rin makikonnect at kamustahan sa ating mga solid showtimers at kapamilyas dito sa Showtime Connect. That's right. Please welcome on Showtime Online U on TFC, Mr. and Mrs. Mark and Malu Vicente from Dubai. Hello! Hello! Yes! Hello po! Hello, hello po! Showtime TFC Onliners! Hey, thanks for having us. Yes, nako. Kamustahan po muna tayo? Ano po mga pinagkakaabalahan niyo diyan? For now, I have a full-time job, day job. I'm working in dito sa PR dito sa Dubai. Yon. Ako naman po, I just resigned from my work due to COVID kasi walang magtuturo sa mga bata, 'di ba? Homeschooling na. So, homeschooling mom po ako ngayon. Sacrifice to. Asa nandiyan po ang anak niyo sa Dubai din? Ako. Kasama namin. Ilan po wow. sila? Dalawa po sila. Ayan. Ayun, ang cute. Cutie, baby pa. Pero kayo ba po, gaano ba kayo katagal sa Dubai? Or sino ba po sa inyo nauna? Bali, nauna po ako. After graduation, 2005, pumarito na po ako kagad. So for now, I'm running 16 years na dito sa Dubai. Yun. Ako naman, sorry. Classmate po kami nung college. So, after niya, mag-graduate kami, ako nag-work pa sa Pinas. And nung nagpakasal kami in 2012, sumunod na ako dito. So, almost 9 years na ako dito sa Dubai. Yes, wow. Labol! For good na ba kayo? Nandiyan na rin yung mga anak mo eh. For good na po ba kayo dyan? Actually, walang for good dito walang eh. Good. Walang permanent talaga. Walang forever. Pero walang forever? Bakit? Eh, dyan lang sa Dubai lang. Sa Dubai lang. Wala pong ever sa Dubai. Pero family meron. So, magkakasama kami dito. Matagal-tagal na rin po talaga kayo dyan sa Dubai. Pero, ano po ba para sa inyo ang pinaka nami-miss niyo sa Pilipinas po bukod sa families and friends niyo po? Siyempre, unang-una yung mga street food sa Pinas. Talaga. Correct. Dati, naglalakad ka, wala kang pambili. Ngayon, pwede mo nang bili ng gusto mo. Kahit anong fishball pa yan. Oh, 'di ba tumutusok sa Coliseum dati? Oh. Tapos alam mo 'yun, wala kasi. Pero meron naman na dito sa Dubai in fairness, mahal nga lang. May kwek-kwek po diyan. Oo, kwek-kwek na may mga isaw. Wow. Oo. Ako naman po actually for kaya din ako nag-resign sa work kasi for 8 years hindi pa ako nakaka-uwi ng Pasko sa Pinas. So, ako personally, yun ang pinakagustong-gusto at nami-miss ko talaga sa Pilipinas. Celebration during Christmas, food, people, the way we celebrate. So, yun talaga. Traffic! Ayan ata yung hindi nyo mami-miss dito. Hirap ang traffic dito. Hi! Naku-uwi po kayo dito para po abutin po kayo ng mga 5 hours, ganyan. Biyahe nyo po malapit. Para makapag-uwan po kayo sa biyahe. Oo, getting to know, ganyan. Pero, kailan po ay nagsimulang manood ng Showtime? Siyempre, sino po ang paborito nyo host tsaka segment sa Showtime? Yan. Ever since ang family namin sa ABS-CBN talaga. So, pagka bata pa lang, simula na kami lahat ng noontime show ng sa Channel 2 is talagang inaabangan namin. So, ang favorite host ko is si Jugs and Teddy. Yun! Favorite segment is yung introduction. Kasi yung kumakanta, oo. Alam nyo ba na dito sa Dubai, kahit yung mga ibang lahi kung kinakanta yan. Mm. Hoy! Ay, nakakatuwa naman. International talaga. Oo. Ako naman, sorry. Sige po, go po. Ako po si Ann Curtis naman. Tsaka syempre si Vice. Syempre yung energy talaga nandun. Tsaka pinapasaya talaga tayo. Yun, yung 2009, yung magpasikat, syempre. Tapos gustong-gusto ko din yung trabahula kasi nahirapan akong humula. Pinapapasaya ng Showtime. Napapawi yung lungkot. Paano po ba? Pag pinapanood namin yun, kumbaga parang feeling mo nandiyan sa likod mo yung pamilya mo at you're going back yung childhood mo talaga. So talagang iba ang dating ng Showtime.
Correct. Tapos actually kahit nandito na kami sa Dubai, nag-subscribe kami sa TFC. Oy, salamat po. Thank you. Papakita nila Tito, 'di ba? Oo, pero ito, tuloy-tuloy pa ang good vibes kasi meron kami mga surprise sa inyo na mga pictures, ha. So ito. Dito muna tayo sa pikwento mo. Let's go. Go. First picture. Ay, oh. Fierce ang laban nun. Sa, ano? Fierce ang laban. 2000, ano po ito? Grabe, parang payat na payat. 2012. Kasal namin. 2012. Wow. Kasal namin siya, no? Gano'n na po kayo katagal mag-boyfriend-girlfriend bago po kayo magpakasal? 3 years. 2009. Pero magkaklase kami ng college sa Lyceum. So magkakilala na kami ever since. Barkada. Ayun, barkada? So, wow. Ang galing. Friends muna sila bago naging mag-asawa. At ito, dalawa ni anak nila, di ba? Congratulations. Mm. Ayan. Next picture. Uy, sa ano to? Dubai. Uy. Yan ang June bashing na tinatawag. Kumbaga first time naming ma-experience yung kami magda-drive tapos Tsaka papa, ang pinakamaganda diyan kasi yan yung before the COVID. Yes. Yan yung February 2020. At least na-enjoy namin yun sa desierto. Tsaka ano, extremely cold din diyan, 'di ba? Kahit desierto, extremely cold, extremely hot. Kaya tinan mo, naka-jacket din sila. Next picture. Meron pa ba? Ayan. Thank you. Every year ginagawa namin dapat meron kaming family picture talaga. Tama naman 'yan. Every year namin yung paglaki ng mga bata, paglaki rin namin. Pero itong Christmas ba nito? Itong Christmas sa Dubai ba to or dito sa Philippines? Sa Dubai. Ay, so na hindi pa nakakauwi. 8 years. Tagal-tagal na rin. Matanong ko lang, mahirap ba na kapag diyan lumalaki yung mga bata pero hindi kayo for good diyan? Oo, actually. Kasi ano eh, bukod sa syempre walang citizenship yung mga bata. Oh. Although yung pangalawa dito siya pinanganak, wala silang citizenship. Tapos yung wala silang social interaction. Hindi rin marunong Tagalog. Wala, hirap mag-Tagalog. Tapos bukod doon, ang blessing lang sa amin kasi nasa isang community, Filipino community kami, Couples for Christ. Yung mga bata nasa Kids for Christ sila. So yun yung time na makakalaro sila sa mga bata. Yun lang. Wala yun lang. Pero meron ba kayong mga Pilipino rin? Opo, okay. Pero meron ba kayong plano like gaano katagal meron lang kayong taon na para mag-stay dyan? May ganun ba? Tapos babalik na rin after ganitong mga taon? Oo, siguro how many years pa, no? Until kailangan pa ako sa company, siguro. Kumbaga nag-i-impok pa rin kami, nag-aayos ng investment sa Pinas. Once it's okay na, then we can come back to the Philippines. Naku, maganda ang trabaho ni Sir. Di pag nag-resign po kayo, malaki-laki po ang maiuwi niyo, ha? Hindi na pag-kel kanito. Kailangan mag-save talaga sila para hindi na po kayo bumalik dyan. Tama. Save na po kayo. Ayan. Alright. Next pa daw. Last picture. May next picture pa. Okay. Ay, wow! Ito yung Couples for Christ po ba? Yes. Wow. Yan po ang aming community here, Couples for Christ. Yan yung mga kasama namin every week na nag-meeting-meeting kami kahit na bawal ang sama-sama. Face-to-face. Nakikita kami via Zoom. Yan yung blessing namin. Kaya tumagal kami sa relationship mag-asawa. Going strong. The community talaga. With the help of Couples for Christ na tumagal kami sa relationship namin talaga. Gano'n na po kayo katagal naging member ng Couples for Christ? Same time na nagpakasal kami, so 9 years na din. Ever since na talaga. Ano pong sikreto sa ganyang relasyon, di ba? Siyempre, mula rin kayo sa bansa ninyo. Ano po yung mga pwedeng advice na mabigay nyo sa mga viewers natin, na couple? Yan. Unang-una, siyempre, kailangan kasama nyo si God sa inyong journey. And second thing is, be honest to one another. Kailangan honest ka sa kanya. Lahat ng, lalo sa lalaki,
kahit password nyo, ibigay nyo sa asawa nyo. Ay, okay. Ah, hindi nga po sinorender ko na eh. Required, required po pala, no? In our relationship, yes. Yon, ano daw? Ano happy yung wife, happy life. Yon. Yon. Ayun yung inintay ko. Ano. Transparency talaga. Transparency and ano, ultimo wonderham talaga eh, alam namin ang isa't isa kung saan napupunta. Ito yung tama yun. Ang galing ano, nakaka-inspire naman sina ano, sina Kuya Mark and Ate Malu. Ayan. And of course, syempre sa future yung mga anak mo pag lumaki na. Ano namang message yung gusto niyo sabihin sa kanila? Si Rinoa and Isa, ayan, Rinoa and Isa, they're 7 years old and 4 years old. We are very blessed. We are just here to be with you, to guide you, support. Yon support to give you the right education. And syempre, para sa amin talaga, number one is always have that humility and no cries and yon yung dapat lumaki silang maayos at mabuting tao. Be generous of your blessings and we love you so much, Noah and Isa. Love you guys. Aww. Sweet. Ayun. Sir Mark and Miss Malu, may mga gusto po ba kayong mga pasalamatan, i-shout out? Go po. Siya, bibilisan lang namin ito. Binag-lista kami ng mabilis. Ay, go po. Sige po. Isang so, barangay. Oo. Rinoa and si Rinoa and Isa. Hi po mga anak. Siyempre, nanay namin, nanay Cora, Mama Meli, Papa Marvin, tapos yung family namin sa Pilipinas, sa Paco, sa Pasig, Ihandra family, Vicente family. Tapos yun, Ate Mate, Kuy Joel, Ate Feli, Kuy Jerry, April, Kuy John, Ate Shea, Ate May, Diane, Dave, Adi, Yuki, may, dami. May CCN ng Vicente family. Vicente family, kay Melvin, kay Sarah, kay Ria, kay Marlo, kay Angel, kay Ate Sally, kay Jocel, at ang aming CFC. CFC Chapter 1C3 Dubai. Hello. Yan, sa aming Team Beso Original Household, our unit, CLP Service Team, sa Pote family, Kalashropa, PLDT family, Lecom family, and Hitler family, tsaka taga-GPR family. Yun po.